Doktor galing US, nag-medical mission sa Pilipinas. At laking gulat nga nang makita ang mukha ng batang nahimatay. Alam niyang siya ang ama nito, pero bakit kaya ito itinago ng kanyang dating kasintahan? Thank you so much for coming to our humble school. Pagpapasalamat nga ni Mrs. Ramirez, ang principal ng paaralan. No problem, Mrs. Ramirez. Masaya kaming makatulong sa ka. Matagal-tagal na nang nakauwi kami lahat dito sa Pilipinas. Sagot nga ni Nancy, ang sekretarya ni David. Hindi na nga sumali si David sa usapan ng dalawa dahil abala nga siya sa pagpapabakuna ng isang estudyante. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapabakuna ay may biglang isang bata ang lumapit. Mumiti ng matamis si David sa bata. Yes? May gusto ka ba? Natigilan si David nang biglang nawala ng malay ang bata. Mabuti na lamang ay nasalungan niya ito kaagad. Napuno nga ng natatarantang ekspresyon ang mga mukha ng tao sa paligid. Kaagad nga natumayo ng maayos si David at chinek nga ang kalagayan ng bata. Ma'am Sanchez, nahimatay po si Cluster. Sigaw nga ng isang estudyante. Diyos ko, tawagin niyo si Ma'am Sanchez, dali! Natatarantang saad nga ni Mrs. Ramirez. Hindi nagtagal ay may babaeng naka-uniforme ang natatarantang tumakbo patungo sa direksyon nila David. Ano nangyari, Cluster? Wake up, anak! Andito si Mommy! Sunod-sunod nga na pahayag ng babae. Kahit hinihingal ito, ay nagsasalita pa rin. Doc, please! May nebulizer po ba dito? Baka inatakin ng hika ang anak ko. Imbes na gampanan nga ni David ang kanyang trabaho, napatulala na nga lamang siya habang nakatitig niya sa babae. Akmang magsasalita nga sana si David nang may sumampal sa kanyang balikat. Huy, may presyente ka, umayos ka nga pre! Sad nga ni Owen, ang kaibigang doktor ni David. Tila nabalik nga sa realidad si David at umayos. Hindi inaatake ng hika ang bata. Ready the ambulance! Mas maiging ma-check ang vitals ng bata sa mismong ospital. Seryosong pahayagan ni David. At sa isang iglap, papunta na nga ang bata. At ang ina nito sa ospital. Nakasunod lamang si David sa ambulansya. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa nga siyang sumunod. Sadyang may tumutulak nga sa kanyang sunda ng kanyang hinala. Doc Sebastian, ito na po ang resulta ng lab test. Sad nga ng nurse at ibinigay nga ang papel. Tumango si David. Salamat, nurse siya. Anong room number nila? Room 309, Doc. Sagot nga ni Nurse Ja. Nagpasalamat muli si David at tumalis na nga sa nurse station. Mabilis naman siyang nakarating sa room 309 dahil walang gaanong tao sa elevator. Kumatok si David at binuksan ang pinto. Good morning, Cluster De Son Sanchez. Nagangat nga ng tingin si David at natigilan nga siyang muli nang nagtamang mga mata nila nang babae. Tuluyang pumasok si David. Kara? Paniniguradong tanong nga ni David. Hindi kayang makapagsalita ni Kara. Hindi niya inaasahang magkikita silang muli ng lalaking pilit nga niyang kinalimutan. Tumikim si Kara. David! Kumusta ka? May pag-aalin lang ang bati nga ni Kara pero hindi nga niya pinahalata na affected pa rin siya. Bumaling sa anak niyang tahimik lamang. Hindi maiwasan ni David ang titigan ng batang si Cluster. Hindi siya pwedeng magkamali. Kamukha niya ang bata kahit sa ang anggulo tignan. Seryosong bumaling nga si David kay Kara. Is he mine, Kara? Ano bang sinasabi mo, David? Wala sa sariling tanungan ni Kara. Hindi na nga niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ko na kailangan pang sabihin ulit ang sinabi ko, Kara. Sabihin mong totoo, anak ko ba siya? May kalakasan na nga ang boses ni David dahil naiinis nga siya na parang tumatanggi pa nga si Kara. Oo, sigaw nga ni Kara. Pero hindi mo naman kailangang pangakuin si Cluster. Kaya ko naman siyang ipagtaguyod mag-isa. Sarkastikong tumawa si David. So, wala ba akong karapatan sa anak ko, Kara? Sa tingin mo ba? Hindi ko siya kayang akuin, tanggapin at mahalin? Napatingala nga si David. Tila pinipigilan ng sarili.
Anak ko siya, Kara. Dugo at laman ko. Nabalunok si Kara at unti-unting lumapit kay David. Naintindihan kita, David. Pero hindi rin ako makasarili para ipaalam sa iyo nun na may dapat kang gampanan na responsibilidad. Sa mismong araw na lilipad ka patungong Amerika at yun din ang araw na nalaman kong buntis ako. Hindi ko sinabi dahil alam kong hindi ka tutuloy. Napangarap mo yun, David. Akmang magsasalita na nga si David nang biglang nagsalita ang batang sa cluster. Daddy, please don't be mad at mommy. Ayoko pong nag-aaway kayo. Nagsimulang humigbi ang 6 na taong gulang nilang anak. Automatikong lumapit si Kara sa anak at niyakap nga ito upang pakalmahin. Lumapit din si David at tumupo nga sa gilid ng hospital bed ni Cluster. Kilala niya ba ako? Tanong nga ni David kay Kara habang inaaplos nga ang daliri ni Cluster. Pero hindi si Kara ang sumagot dahil naunahan nga siya ni Cluster. Yes po, kilala kita. Ikaw po si Dr. David Ren Sebastian at ikaw po ang superhero kong daddy. Mommy said po kaya po hindi kita nakakasama dahil busy ka raw po sa Amerika eh. You are busy saving other people's lives. Kaya po hindi na po ako nagtatampo tuwing wala ka po sa birthday ko. Masayang ngumiti si Cluster kahit na may mga luha pa rin sa mga mata. Hindi mapigilan ni David ang mapaluha habang pinupunasan ang mga luha ni Cluster. Thank you, baby. Sad nga ni David at niyakap nga ang anak. Napaiwas ng tingin si Kara. Dahil alam niya ang mali ang ginawa niyang pagtago kay Cluster. Kailangan ni Cluster ng ama. Ngunit pinagkait niya ito. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung anong dahilan ng pagkawalang malay ni Cluster. Pagbubukas nga ni Kara ng panibagong usapan habang pinagmamasdan nga ang tulog na si Cluster. Our son is fine. Dahil sa sobrang init, kaya siya himatay. Konting dehydration din at dahil din siguro hindi pa siya kumain ng tanghalian. Nung pumila siya kanina, pahayag nga ni David. Bahagyang umiti si Kara. Kagaya ng sinabi niya kanina, sobrang natuwa siya nang makita kanya sa personal. Kaya kahit na pinagbabawalan ko muna siyang pumila doon, pumila pa rin siya para sa'yo. Pasensya na. Alam kong may mali rin ako sa nangyari kanina. Sana, kinansel ako na lamang ang klase ko sa senior high para masamahan ko si Cluster. Galit ako sa'yo, Kara. Biglang saad nga ni David. Palihim na napalunok si Kara. Alam ko yun. Galit ako na nakipaghiwalay ka sa'kin at hindi mo pinaalam sa'kin na may anak tayo. Pero may karapatan ba ako para magalit? Pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Pinagsasabay mo ang trabaho at pag-aalaga kay Cluster. Wala akong dapat ikagalit pa, Kara. Hinawakan nga ni David ang kamay ni Kara. You did well, love. Masuyong saad pa nga nito. Hindi alam ni Kara ang gagawin. Tila nagiging bato na nga siya sa simpleng hawak lamang ni David. Salamat. Ikaw din, you did well. Tignan mo, naging mahusay na doktor ka. Ngumiti ng matamis si Kara. Bahagyang natawa si David. Siguro nga naging mahusay na doktor ako pero nagkulang naman ako sa pagdating sa pagiging ama. Napakunot nga ng noo ni David. Huwag mong sabihin yan, David. Alam ko naman na magiging mabuti kang ama. Sad nga ni Kara at bahagyang umiwas. Kumusta nga pala kayo ni Ate Mina? Napakunot ang noo ni David. Kami? Anong ibig mong sabihin? I mean, we remain good friends pero hindi natapos nga ang sinasabi ni David nang nagsalita muli si Kara. Wala lang, ano ka ba? Masyado mong binibigyan ng meaning ang mga sinasabi ko. Bahagyang tumawa si Kara. Siya nga pala, kailan pwede ma-discharge si Cluster? Tomorrow. Wala naman siyang ibang komplikasyon, so pwede na bukas. Sagot nga ni David. Tumango na nga lamang si Kara at tumayo sa pagkakaupo. Maraming salamat, David. Alam kong hinahanap ka na siguro. Pwede mo na muna kaming iwan. May mga nurses naman na sa labas eh. Sumama nga ang timpla ng mukha ni David. Napagtanto nga niyang may kakaiba. Sa aksyon ni Kara ngunit hindi nga niya kayang matukoy
kung ano yun. Kara, tama bang nasasakal ka na sa akin noon kaya ka nakipag-iwalay? Tama bang biglang nawala ang pagmamahal mo sa akin? Totoo ba talaga yun, Kara? O alibay mo lang para hindi ko tanggapin ang scholarship sa Amerika? Sunod-sunod nga na tanong ni David na ikinatigil nga ng paggalaw ni Kara. Akmang magsasalita na nga si Kara nang biglang may kumatok at pumasok na nurse. Good evening, Doc Sebastian. Miss Sanchez, magche-check lang po ako ng dextrose ng patient. Sa kabilang banda naman sa trabaho ni Kara, that's it for now. Bukas na tayo magku-quiz. Sad nga ni Kara, kaya agad namang nakarinig ng iilang reklamo. Ma'am, hindi ako ready! Sigaw nga ng isang estudyante. Ma'am, kaldagan po kita para sa Wednesday na ang quiz! Hirit pa nga nung mapagbirong niya ang estudyante. Napuno ng tawanan ng silid paaralan. Napakabibo talaga ng grade 8 students niya. Puro kayo kalokohan. Nga pala, huwag kalimutan ang proyekto ninyo. Sa ngayong grading, yung portfolio nyo na lang ang hinihingi ko. Kaya dapat ngayong Friday, lahat tayo makapasa. Paalala nga ni Kara sa kanyang mga estudyante. Yes, ma'am! Sagot ng ilan. Ang iba ay tango lamang ang sagot kay Kara. Sige, that would be all. You may take your lunch. Nagpaalam na nga si Kara at ganun din ang kanyang mag-aral. Pagkatapos ay lumabas na nga siya sa silid. Medyo nagmamadali nga si Kara dahil pupuntahan na nga niya si Cluster para sabay na nga silang mag-lunch. Ang problema nga lang ay nasa kabilang building ang mga elementary students at medyo mahaba-habang lakarin ang lalakarin niya. Mommy! Halos lumuwa nga ang mga mata ni Kara nang mahagilap nga niya si Cluster at David ng pagkababa niya ng lobby. Ginulat mo naman ako, Cluster! Natatawang sad nga ni Kara at hinalikan nga sa noong anak. Humagigik ang bata. Sorry, Mommy, gusto po kasi ni Daddy na i-surprise ka namin eh. Natawa nga si Kara sa kakulitan nga ng anak. Nasurpresa niyo ako. Bumali nga si Kara kay David. Naparito ka, David? Tumaas ang gilid ng labi ni David. Bakit? Bawal bang bisitahin ng mag-inako? Uminit nga ang pisngi ni Kara sa narinig. Simula nung gabing yon, nagkausap na nga sila ni David at pilit nang umiiwas si Kara kay David. Hindi niya kaya pang magkasagutan sila ni David katulad ng nakaraan. Hindi naman, baka busy ka eh, sagot nga ni Kara. Sinaloko ni Owen ngayong araw. Nakapangako kasi ako sa baby ko dito eh. Kiniliti pa nga ni David si Cluster. Daddy, I'm a big boy now! Reklamo nga ni Cluster habang natatawa nga dahil sa kiliti ni David. Napahalakak na nga lamang si Kara. Akalain mo, magkaibigan pa rin kayo ni Owen. E ayaw na ayaw niyo sa isa't isa dati dahil pinagseselosan mo siya. Sumimangot si David. Akala ko kasi pinopormahan ka niya. Napailing si Kara at bumaling nga sa anak. Saan mo gustong kumain? Malambing nga niyang tanong kay Cluster. Sabi po ni Daddy, nagpa-reserve daw po siya ng table sa tita's menu. Namiss ko po dun. Sobrang daming food tapos pwedeng kumuha hanggang kailan mo gusto. Masayang sad nga ni Cluster at pumalakpak. He requested the buffet kaya ako sinabi na sa tita's menu na lang tayo. Hindi ko inaasahan na paborito niyang kainan pala yun. Akalain mo nga naman, paborito niya rin yung paborito nating dalawa. Humalakak nga si David na tila tuwang-tuwa nga siya sa kanyang sinabi. Napangiti si Kara. Mahilig kong ipasyal sa mga kainan dahil dati medyo picky eater. Napangiti rin si David at kinaraga ang anak. So let's go para makakain na tayo. Tumangon si Kara ngunit nagulat nga siya. Nang hapitin ni David ang bewang niya. May klase ka pa ba? May halong lambing na pagtatanong nga ni David habang naglalakad sila. Umiling si Kara. Wala akong klase sa mga engineering student ko ngayon at online class kami mamaya ng STEM 1 and 2 dahil pinaparenovate ang mga classrooms nila. Hindi alam ni Kara kung bakit siya nagpapaliwanag kay David. Yay!
magmamahal po ba tayo, Daddy? Na-excite nga na tanong ni Cluster. Pero baby, may klase ka pa. Pagtutol naman ni Kara. Bawal bang umabsent muna ang big boy natin, ma'am? Biro naman ni David. Alam mo, konsentidor ka. Umirap nga si Kara. Next time na lang tayo mag-mall, anak, ha? Alam mo naman na may school pa. Bawal kang umabsent, bad yun. Pangaral nga ni Kara. Kay Cluster. Ngumiti at tumango na nga lamang si Cluster. Okay po, mommy. Napangiti si David. Habang palipat-lipat nga ang tingin sa kanyang magina. Napakasarap ng pakiramdam. Ang hawak-hawak niya at nagpapaliwanag nga ng kanyang buhay. Nasakyan nga ni David ang kanilang ginamit at hindi nagtagal ay nakarating na nga sila sa Tita's Menu. Natatawa si na David at Kara sa kanilang anak dahil nagtatalon-talon nga ito habang papasok nga sila sa loob ng kainan. Table for three, sir? Tanong nga ng isang staff. Reservation under David Sebastian. Sagot ni David sa staff. Tumango ang staff at iginaya nga silang sumunod. Uupo na nga sana sila nang biglang magsalita nga si Cluster. Mommy, Daddy, naiihi po ako. May kahinaan nga nitong saad. Nagkatinginan si David at Kara. Sige baby, sasamahan kita. Saad nga ni Kara. At akmang hahawakan na nga ang kamay ni Cluster ngunit naunahan nga siya ni David. Ako na, Mommy! Kumindat at gumisi si David na ikinailing na nga lamang ng ulo ni Kara. Tinanaw nga ni Kara ang kanyang magama bago tuluyang umupo. Kara Sanchez. Halos mapatalon nga si Kara sa gulat dahil sa kanyang pag-angat nang tingin ay nakita nga niya ang taong hindi na nga niya inaasahan pang makita. Tumayo si Kara. Mrs. Sanchez, pagbati nga niya sa asawa ng kanyang ama, ang babaeng napagtaksala ng asawa. Ngumiti si Mrs. Sanchez pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang tagal nating hindi nakita. It's not like gusto kitang makita pero alam mo na, sarkastikong tumawa si Mrs. Sanchez. Hindi sumagot si Kara at nanatiling tahimik lamang. Pinipilit nga niyang pigilan ang takot at galit na nararamdaman niya. So, kamusta? Tanungan ni Mrs. Sanchez. Maayos naman po, ikaw po. Pinipilit nga ni Kara na maging maayos at formal ang kanyang boses dahil ayaw niyang maging katawa-tawa sa harap ni Mrs. Sanchez. Maayos na maayos actually. Dumapo nga ang tingin ni Mrs. Sanchez sa tatlong upuan. May kasama ka? Tumango si Kara. Opo, katrabaho mo ba? Tanong muli ni Mrs. Sanchez. Sa sobrang gulungan ng utak ni Kara, ay tanging tango na nga lamang ang kanyang nagawa. Ngumiti si Mrs. Sanchez. Good. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng kasisira ng pamilya namin. Alalahanin mo, Kara. Stampid ka lang sa pamilya ko. Anak ka ng malanding sekretarya ng asawa ko. Kaya huwag ka masyadong ambisyosa. Tandaan mo naging maayos lang ang buhay mo dahil sa apelidong nakatatak sa pagkatao mo. Bulungan ni Mrs. Sanchez at bahagyang tumawa bago tuluyang umalis. Palihim na bumuntong hininga si Kara. Saka ngumiti nga tumupo. Kahit gustong-gusto nga niyang umiyak at magwala dahil sa sakit at galit, hindi nga niya magawa. Paniguradong may media sa paligid. Besi ko! Tilinga ni Wendy, ang matalik na kaibigan ni Kara. Kamusta ka? Grabe ang tagal kong hindi nakauwi dito sa Pilipinas sa... Alam mo ba? Pagkalabas sa pagkalabas ko kanina sa airport, ay kumakaway sa akin ng sunburn. My gosh! Napakainis sa Pilipinas. Napailing na nga lamang si Kara. Alam mo, napaka-OA mo. Napasimangot ka agad si Wendy sa sinabi ng kaibigan. Eh, hindi mo man lang ba ako na-miss? Ikaw pa naman ang iniwi ko dito sa Pilipinas. Talaga? Ang dami mong palusot, ah. Ang sabihin mo, pinauwi ka dito ni Tito Chris dahil na-issue ka raw with Del Mundo doon sa Korea. Ikaw naman kasi, alam mong ayaw na ayaw ng pamilya mo sa mga Del Mundo. Doon ka pa talaga kay Chester. Akala ko ba magkaibigan lang kayo? Bakit may kumakalat na mga litratong naghahalikan kayo? Sumipsip nga si Kara ng kanyang tsaa pagkatapos magsalita. Well, magkaibigan naman talaga kami, Bessie. Sa bar yun nangyari. Nalasing ako, nalasing din siya. Masyado lang nagpanik si Daddy.
Umirap na nga lamang si Wendy. Pero Hep, huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa issue na yan. Pag-usapan natin yung tungkol sa inyo ni David. Kayo na ba ulit? Gumising nga. Nang nakakaloko nga si Wendy na ikinairap nga ni Kara. Anong pinagsasasabi mo? Bakit naman magiging kami ulit? Para ano pa ba? Eh di, para maging buo na yung pamilya no ni Cluster. Diyos ko, single ka. Single rin siya. Ano pa pang hinihintay niyong dalawa ha? Tanong nga ni Wendy. Saglit na natahimik si Kara. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang kaibigan. Napaka-bulgar talaga na magtanong nito. Hindi ko naman hinahangad na magkakabalikan kami ni David, Wendy. Eh hindi nga natin alam kung single nga ba talaga siya eh. Alam mo naman kung ano talaga ang plano ng mga Sanchez at Sebastian, hindi ba? Paalala nga ni Kara. Umismid nga si Wendy. Ayun pa rin bang tungkol sa kasal? May isang mga saltik lang talaga sila. Bakit pa kasi nila ipipilit si David sa iba? Eh Sanchez ka rin naman. Bumuntong hininga si Kara. Itigil mo na yan. Hayaan na lang natin sila. Saka yung sa amin ni David, matagal nang tapos yon. Hindi. Napaka-unfair naman kasi talaga ng mga Sanchez. Lalong-lalo na yung si Mrs. Patricia Sanchez. Ang dami niyang alam. Ay minaiintindahan ko naman masakit sa kanya ang pinagtaksilan siya ng kanyang asawa at nagbunga pa. Pero yung isisi niya sa iyo lahat, bakit kasalanan mo bang nagbunga ang kakatihan ng asawa niya? Ewan ko rin dyan sa gobernador mong ama. Hindi ka man lang pinagtatanggol. Hayaan mo na. Sad na nga lamang ni Kara. Ang mahalaga ligtas kami ng anak ko at malayo kami sa kanila. Maayos na sa akin yun. Seryosong pahayag nga ni Kara. Lalo na siguro ngayon na kilala na siya ni David. Sabi mo nga, nakakapag-bonding pa nga sila, di ba? May halong panunod yung sad nga ni Wendy. Tumangon si Kara. Mahigit 3 linggo na nga simula nang nagkita si Cluster at David. Kaya, hayon hanggang ngayon, napapadalas pa rin ang gala ng dalawa, lalo na sa Sabado at Linggo. Halos 2 oras nga sina Kara at Wendy tumambay sa cafe bago sila nakapagpa siya na umalis para sunduin nga si Cluster mula sa music class nito. Mommy! Masayang tawag nga ni Cluster kay Kara habang patakbo nga itong lumapit kay Kara. Kagad na kinarga nga ni Kara ang anak at tinalikan sa pisngi. Kamusta ang music lesson mo? Malambing nga na tanong ni Kara sa anak. Sobrang saya po, I learned ukulele. And sabi po ni Senior Ignacio, napakagaling ko raw po at fast learner daw po ko. Binigyan niya nga po ko ng lollipop sa reward po eh. Masayang kwento pa nga ng batang si Cluster. Matamis na napangiti si Kara. Wow, ang galing naman ng big boy ko. Proud na proud si Mommy sa'yo. Pumalakpak pa nga si Cluster at hinlikan sa pisngi si Kara. I love you po, Mommy. I love you too, Kay. Sagot nga ni Kara at hinalikan nga sa pisngi bago pinagbuksan ng pinto ng kotse ang anak. Sa backseat niya ito pinaupo dahil nasa shotgun seat niya si Wendy. Surprise, baby Kay! Sigaw nga ni Wendy nang nakapasok nga sa loob ng sasakyan si Cluster. Nanlaki ang mga mata ni Cluster dahil sa gulat. Mamita! Tuwang-tuwa nga nitong saad at niyakap nga si Wendy. Napahalakhak nga si Kara bago sinarang pinto. Mukhang miss na miss nga ni Cluster ang kanyang ninang. 3 buwan din nga silang hindi nagkikita. Pumasok nga si Kara tumupo sa driver's seat. Mamita! Miss na miss ka ni Cluster oh. Baka naman bigyan mo siya ng maagang pamasko. Pumalakhak nga si Kara sa kanyang sinabi at nagsimulang paandarin ang makina ng sasakyan. Sure, anong gusto mo baby Kay? Cars? O baka naman gusto mo ng airplane? Paglalambing pa nga ni Wendy sa inaanak habang nakayakap nga ito sa kanya. Laro na lang po tayo sa Tom's World, mamita. Marami na po kong toys eh. Napangiti si Kara sa sinagot ng anak. Sure, baby. Kahit bilhin pa ni mamita ang buong mall. Walang pag-alin lang ang sad nga ni Wendy. Ang yaba nga. Pangasar nga ni Kara sa kaibigan. Akmang magsasalita pa nga si Wendy ngunit naunahan nga siya ni Cluster. Pupunta po ba tayo kay Daddy, Mommy? Tanong nga nito na parehong ikinagulat nga
Ni na Kara at Wendy. Palihim na napalunok si Kara. Bakit mo na itanong? Sabi po kasi ni Daddy kahapon na magfa-family dinner daw po tayo ngayon eh. Sagot nga ni Cluster. Tawagan natin si Daddy, Mommy, please. Baka po nakalimutan niyang sabihin sa'yo, please, Mommy. Nagkatinginan si Kara at Wendy na tila pareho nga sila nang iniisip. Ah, si Mamita na nga lang ang tatawag, baby. Dahil nagdadrive si Mommy mo, ha? Sad na nga lamang ni Wendy at inilahad nga ang kamay sa harapan ni Kara. Napabuntong hininga si Kara at hinugot nga mula sa bulsa ang telepono bago inilahad ang telepono kay Wendy. Doc Sebastian, ang nasa call logs ko. Saad nga ni Kara. Mabilis na tinawagan nga ni Wendy ang numero ni David. Hindi rin nagtagal nang sumagot ang numero nito. Magsasalita na nga sana si Wendy nang biglang may boses babae ang nagsalita sa kabilang linya. Hello? Sino to? Natigilan nga ang lahat nang dali-dali ngang may pinarada si Kara na sasakyan. Pasyente ka ba ni Doc Sebastian? Sorry to tell you, but tulog siya ngayon at off-duty din niya. Saad muli nang nasa kabilang linya. Hindi na nakapagtimpi pa si Kara at walang pasabi niyang kinuha ang telepono sa kapinatayang tawag. Poses yun ng sisteret mong si Mina. Bulalas nga ni Wendy. Sino po si Mina, Mamita? Tanong naman ang batang si Cluster. Ha? Ah, wala anak. Narinig mo ba ang sinabi ng babae kanina? Tulog daw ang daddy mo eh. Baka nagpapahinga muna sa work. Hindi na siguro matutuloy ang dinner. Next time na lang siguro. Tayo na lang muna ni Mamita ang magdi-dinner ngayon, ha? Matagal bago sumagot ang bata pero kalaunan ay ngumiti nga at tumango. Okay po, Mommy. I love you po. Napahawak nga sa noo. Si Kara nang magising na nga siya sa 10 oras ng gabi dahil sa sunod-sunod na doorbell. Mabibigat ang mga mata ni Kara nang bumangon siya at tinignan nga ang oras sa kanyang cellphone. At sino naman ang bibisita ng alas 2 ng madaling araw? Bulong nga ni Kara sa sarili. Sinilip na lamang ni Kara ang CCTV footage sa labas ng kanyang apartment mula sa kanyang cellphone at nanlaki nga ang kanyang mga mata nang nakita nga niyang si David yun. Dali-daling binuksan ni Kara ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Bungad nga ni Kara kay David. Maliit na ngumiti si David at itinaas nga ang dala niyang box na ang hula nga ni Kara ay cake. Para saan yan? Tanong nga ni Kara. Peace offering para sa'yo at sa anak natin. Sagot nga ni David. Tila natauhan nga si Kara at bumalik na nga sa kanya ang mga alaala kung paano nga lubusang nalungkot ang kanyang anak dahil lang sa pangakong napako ng kanyang ama. Bakit ngayon ka lang? Pwede mo naman ipabukas yan. Okay lang naman sa akin, walang problema. Pero si Cluster tulog na. Seryosong pahayag nga ni Kara at tumalikod na nga para pumunta sa kusina. Maliit lamang ang kanilang apartment. Sapat lang para sa kanya at sa anak niya. Anong gusto mo, juice? Tubig, kape? Tanong nga ni Kara. Kahit may konting galit nga siya kay David, ay bisita niya pa rin ito. Ikaw? Seryosong saad niya ni David. Saglit silang nagkatitigan sa katumikim si Kara. Sana sa susunod, huwag ka nang maako kay Cluster. Umasa kasi yung bata eh. Maging totoo ka lang. Maiintindihan ka niya. Hindi ko pinalaki si Cluster na lahat ng bagay na gusto niya ay nasusunod. Sad nga ni Kara. Alam ko naman yon, Kara. Panimula nga ni David. At hindi ko naman inaasahan na makakatulog ako kanina. Sadyang nagkaroon ng kaunting selebrasyon at napainom ako ng marami. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag, David. Napaliwanag na ni Ate Mina kanina. Siya ang sumagot sa tawag kanina. Napayo ko na nga lamang si Kara upang maiwasan ang titignan ni David. Kara, I'm sorry. Pinutol nga ni Kara ang sinasabi ni David. David, ano ba talagang meron sa inyo ni Ate Mina? Kayo ba? Medyo napataas nga ang boses ni Kara habang nagtatanong siya kay David. What? Bulalas nga ni David na para bang hindi siya makapaniwala sa tinanong ni Kara. Anong pinagsasabi mo, Kara? Paano magiging kami? Eh hindi naman namin gusto ang isa't isa. Sarkastikong napatawa nga si Kara. Oh my gosh, David. Huwag ka nang magmaang-maangan pa.
Ano to? Hindi mo alam na ikakasal ka na sa ate ko? Na hindi mo alam na ipinagkasundo ka ng magulang mo sa ate ko? Mas lalong naguluhan si David. Ano? Ako? Engaged ako kay Mina? Kara, that's crazy. At walang kanyang nabanggit sa akin ng pamilya ko. San mo naman napulot ang balitang yan? Napasabunot nga ng sariling buhok si Kara dahil sa inis. Alam mo, David, hindi mo naman kailangan magpanggap eh. Tanggap ko naman. At matatanggap din yun ng anak ko. Matalinong bata si Cluster. At hindi niya kailangan magmakaawa sa atensyon mo. Kung talagang ikakasal ka na kay Mina, edi stick ago, hindi mo kailangan magsinungaling para lang paamuhin ang anak ko. Cluster doesn't deserve half-baked love, David. Hinapit nga ni David ang bewang ni Kara at walang pasabi nga niya itong hinalikan upang mapatahimik si Kara. Saglit ngang natigilan si Kara ngunit kalaunan ay napatugon na nga lamang siya sa halik ni David dahil mas inigihan pa nga nito at pinalaliman nga ang paraan ng paghalik. Unti-unting nawawalan nga ng hangin si Kara kaya buong lakas nga niyang itinulak si David. Sinampal nga ni Kara si David. Wala kang karapatang halikan ako, David. Kara, mali ang iniisip mo. I'm not engaged to anyone. Sigaw nga ni David. Sa tingin mo ba, pupunta ako ng ganitong oras kung ikakasal ako sa iba? Kung may mahal akong iba? Kara naman, hindi pa ba halata sa'yo? Gusto pa rin kita at hindi lang ako andito para sa anak natin. Napamura si David. Oo, gusto kong makuha ang anak ko pero hindi ko hahayaang hindi rin mapapasakin ang nanay niya. Mariing pahayag nga ni David at hinalikan nga sa pangalawang pagkakataon si Kara. Akmang mas ipapalalim na nga nila ang kanilang halikan nang biglang umalingaw-ngaw nga ang iyak ni Cluster. Daddy, dito po kayo natulog? Tanong nga ni Cluster nang makita nga ang ama na nagluluto nga ng kanilang agahan. Ngumiti si David. Yes, baby, asan nga pala si mommy mo? Nasa CR po, Daddy. Maaga kasi talagang naliligo si mommy eh. Sagot nga ng kanyang anak at tumupo na nga sa silya. Pancake? Masayang sigaw nga nito nang makitang may pancakes nga sa lamesa. Natawa si David at tinuloy nga ang pagluluto ng fried rice, hotdog at itlog. Nang naluto na nga ito, inilagay na nga niya sa lamesa at sakto kalalabas nga lang din ni Kara mula sa kwarto. Good morning, mommy! Saad nga ni David. Palihim na napakagat nga ng labi si Kara at nag-iwas ang tingin kay David. Taka lumapit kay Cluster at hinalikan ito sa noo. Good morning, Kay. Bati nga ni Kara sa anak. Gumiti si Cluster at hinalikan nga ang pisngi ni Kara. Binati naman siya ng bata. Good morning, mommy. Si daddy din po. Did din po niya ng good morning. Walang magawa si Kara kung hindi ang gumiti na nga lamang kay David. Good morning. Diniinan nga ni Kara. Ang salitang daddy nang sad nga nito, good morning, daddy. Napahalakak na nga lamang si David. At hindi ininda ang galit ni Kara. Alam niyang may galit pa rin ito sa kanya lalo na nung hinalikan niya ito. Nagsimula na nga silang kumain at naging maayos naman. Maya-maya pa ay nagbukas nga ng panibagong usapan si David. Nga pala, mommy, nung nakaraan pa ako kinukulit nila mama na bisitahin natin sila kasama si Cluster. Nabulunan nga si Kara sa sinabi ni David. Ha? Bakit alam ba nilang may anak ka na? Na may anak ka sa akin? Sunod-sunod nga na tanong ni Kara tila nagpapanik. Yes, Kara. At hindi ko sinabi yun. Sila mismo ang nakaalam nang nabanggit ni Owen nung nakaraan. And since then, palagi na nila akong kinukulit. Eh, linggo naman ngayon kaya nagbabakasakali akong papayag ka. Sad nga ni David. Naghugis bola ang mga kamay ni Kara. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga magulang ni David. Baka galit ang mga ito dahil lumalapit pa nga siya sa anak nila. Kahit alam niyang ipakakasal na nga nila ito sa ate Mina niya. Mama mo po, Daddy? That means lola ko po? Biglang tanong nga ni Cluster. Yes, baby. Lola at lolo mo. At excited na nga silang makita ka. Lalong-lalo na ang lola mo. Halos hindi na nga makatulog yun, kakakulit sa akin eh. Bahagyang natawa si David.
Tila naghugis between nga ang mga mata ni Cluster. Wow! May lola at lolo ulit ako, Mommy! Can we go, please? Bumaling nga si Cluster kay Kara. Promise po, magbibehave ako. Gusto ko po silang makita. Ngayon lang po ako nagkaroon ng grandparents na buhay pa. Dahil po hindi ko naabutan si Lola Felicite. Dagdag pa nga ni Cluster. Saglit na natahimik nga si Kara. Sa ginawang paliwanag ni Cluster ay tila nagbago nga ang kanyang desisyon. Sabik nga ang bata at hindi niya kayang tanggihan ito. Mommy, please! Pangungulit nga ni Cluster kay Kara. Gumiti si Kara at hindi pinapahalata ang pagkakabahala sa harap ng kanyang anak. Sige, payag na ako. Napahiyaw nga si Cluster. Sa naging payag nga ni Kara, sa huli na puno nga ng tawanan ng hapagkainan. Ipapaalala ko lang sa iyo, David. Sa oras na makaramdam ako, nang hindi naman talaga tanggap ng mga magulang mo ang anak ko, aalis kami at hindi ka na ulit magpapakita sa amin. Seryosong pahayag nga ni Kara kay David nang naipasok na nga niya si Cluster sa loob ng sasakyan. Natigilan si David dahil sa gulat. Tungkol na naman ba ito sa sinasabi mong kasal, Kara? Tanong nga ni David. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na hindi nga ako ikakasal? Umirap nga si Kara. Ayoko nang pag-usapan yan, baka manghahalik ka na naman. Nakakunot nga ang noo ni David na uwi nga sa isang ngiti. Makareklamo ka naman, akala mo. Hindi paborito ang mga halik ko dati ah. Dahil sa inisay na batukan nga ni Kara, si David at dali-daling pumasok nga sa sasakyan. Napahigik-gik naman si Kara dahil natatanaw nga niya kung paano sumimangot si David. Naging matiwasay naman ang kanilang biyahe patungo sa mansyon ng mga Sebastian. David, Kara! Bungad nga sa kanila ng isang ginang na naka-apron pa nga. Napalunok si Kara habang tinatanaw nga si Mrs. Rhea Sebastian, ang ina ni David. Hinapit nga ni David ang bewang ni Kara habang hawak-hawak nga niya ang kamay ni Cluster. Napabaling nga si David kay Kara habang naglalakad nga sila patungo sa kanyang ina. Napansin niyang parang namumutla nga si Kara at nanlalamig din. Kinakabahan ba to? Mama, good evening. Bati nga ni David at hinalikan nga ang pisngi ng ina. Asan si Papa Ma? Hindi pinansin si David ni Mrs. Rhea. Ang ginawa nito ay hinawakan ng dalawang kamay ni Kara habang naluluha ang mga mata nito. How are you, Iha? Napakaganda mong dalaga noon. Ngayon naman ay napakaganda mong ina. Maayos naman po ako, Mrs. Sebastian. Ikaw po, kamusta ka? Mag-aalang natugon nga ni Kara. Napailing si Mrs. Rhea at walang pasabing niyakap si Kara. Nonsense, Iha. Tawagin mo akong mama. Saad nga ni Mrs. Rhea at napadapo muli ang mga mata niya sa batang lalaki na tahimik lamang at mahigpit ang kapit kay David. Kumalas sa yakap si Mrs. Rhea at lumuhod nga sa harapan ng bata. Ito na ba ang apo ko? Tanong nga nito. Yes, ma. Sagot ni David. Cluster, meet your lola. Pagpapakilala nga ni David. Ngumiti ng matamis si Cluster at nagmano nga kay Mrs. Rhea. Napahagulgol si Mrs. Rhea at niyakap ang apo. Napalaki mo ng maayos ang apo ko, Iha. Masayang pahayag nga nito kay Kara. Napangiti si Kara kahit siya ay nag-emotional na nga habang pinagmamasdan ng anak na inaalo nga ang umiiyak nitong lola. Bakit hindi ako kasali dyan sa yakapan niyo? Sulupot nga ng isang boses. Lahat sila ay napalingon nga sa may pinto. May kaedara ng lalaki ang nakatayo doon habang nakasuot pa nga ng uniforming pang-opisina. Good evening, Kara. Halata nga sa boses ni Mr. Densha Sebastian ang tuwa habang binabati nga si Kara. Masaya akong makita ka kasama ng aking anak. Umiti si Kara at bahagyang yumuko. Ikinagagala ko rin po kayong makilala. Isang tango nga at ngiti ang tinugon ni Mr. Densho bago bumaling nga sa anak. Napapayag mo na rin sa wakas. May halong pangasar nga na saad nito kay David. Natawa si David. Medyo mahirap kasing paamuhin ang misis ko pa. Pinamulahan nga ng pisngi si Kara. Lalo na nang narinig nga niyang halakak ni Mrs. Rhea. Misis mo ba? Parang wala naman hata akong nakikitang singsing ah. Galaw-galaw, baka maunahan ka. Pangasar nga ni Mr. Densho. Umismid si David. Subukan lang nila. Saka may anak na kami.
Hindi na makakawala pa sa akin tong misis ko. Akin na siya sigurado. Puno nga ng maotoridad nga na pahayag ni David. At hinalikan nga sa bisngit si Kara. Natawa lamang si Mr. Densho at bumaling nga kay Cluster. Iginaya nga niya ang bata na kakargahin nga niya ito at tila wala naman itong problema sa bata dahil nagpakarga nga ito sa kanyang lolo. Kinuha nga ni Cluster ang kamay ng kanyang lolo at inilapat nga ito sa kanyang noo. Mano po lolo. Natuwa nga si Mr. Densho at hinalik-halika ng mukha ng apo. Diyos ko, sa wakas may apo na ako. See, they love you and Cluster. Bulong nga ni David kay Kara. Isinandal na nga lamang ni Kara ang kanyang ulo sa dibdib ni David at nagpakawala nga ng isang buntong hininga. Hindi alam ni Kara kung ano ang kanyang iisipin. Buong akala nga niya, baka galit nga sa kanyang mag-asawang Sebastian. Ngunit sa kanilang kinikilos ngayon ay parabang hindi totoo ang sinabi ni Mrs. Patricia tungkol sa kasalang magaganap nga ni Namina at David. Naging maayos nga ang hapunan nila Kara. Masaya at maingay ang hapagkainan kanina dahil sa kakulitan ni Cluster. Puro ito kwento sa lola at lolo niya. At ang nakakatawa pa ay hanggang ngayon ay nakikipagkulitan pa nga rin ito. Alam mo ba, lolo? One time pinasali ako ni teacher sa isang theater play dahil maganda raw ang boses ko at talaga pong naging maganda ang performance ko. Doon po ako nakilala ni senior. Pagkukwento nga ni Cluster. That's very good, iho. Kaparehong-pareho mo talaga ang iyong ama. Nakangiting pahayagan ni Mr. Densho. Napatingin nga si Kara kay David dahil ngayon niya lang ulit naalala na pareho nga pala si David at Cluster na mahilig at magaling nga sa langarangan ng musika. Siyempre, Papa, kanino pa ba yan magmamana? Pagmamayabang pa nga ni David na ikinailing na nga lamang ni Kara. Sus, makayabang ka naman, anak. Parang hindi mo nakuha sa akin yan ah. Hindi na nga natapos ang sinasabi ni Mrs. Rhea nang biglang umalingaw-ngaw nga na boses, elegante at may halong slang. Sebastian's? Tila naging bato nga si Kara nang mapagtanto niya kung kaninong boses ito nang galing. Kaagad na tumayo si Mrs. Rhea at sinalubong nga sila. Mrs. Patricia, napilitan ngang tumayo si Kara kasabay ng kanyang mga kasama. Halos nakalimutan nga niya nang huminga habang pinagmamasta ng pamilyang Sanchez. Patricia, welcome! Anong ginagawa niyo dito sa ganitong oras? Sana sinabihan mo ako para may mayhandaman lang ako sa inyo. Sad nga ni Mrs. Rhea at nakipagbeso nga kay Mrs. Patricia. Huwag ka masyadong mag-alala, Rhea. Pumunta lang naman ako dito para personal kong ibigay itong tea na dala ni Malcolm galing Japan. Sad nga ni Mrs. Patricia habang ang mga mata nito ay simpleng nanlilisik nga kay Kara. Kara, hindi ko alam na pumupunta ka pala rito. Hindi naman po gano, nakayukong sagot nga ni Kara. Ang naging aksyon nga ni Kara ay ang ikinabahala ni David. Alam nga niyang hindi magkasundo si Kara at ang pamilyang Sanchez, pero hindi naman dapat ito maging ganoon dahil sa mga aksyon ni Kara. Si Kara ay parang takot na takot. Saad nga ni David sa kanyang isipan. Mahinang natawa nga si Mrs. Rhea. Ah, Patricia, hindi mo na kailangan magpanggap pa. Alam na namin na may anak na si Kara. You mean, anak niyan? Hysterical nga na saad ni Mina. Akala ko anak ng isang kasambahay. Saka bakit? Nakakandong kay David yan, tita. Ano to anak nila ni Kara? Oh, please. Humalakhak nga si Mina. Anong nakakatawa? Seryosong tanong nga ni Mr. Densho. Hindi niyo ba alam na may apo na kayo at may anak na si Kara? Bago pa makasagot nga ang mga Sanchez, nagsalita nga si David. Oo, ako nga man ang batang tinawag mong anak ng kasambahay Mina. Tila may halong inis nga na pahayag ni David na ikinagulat nga ni Mina. Nagbibiro lang naman ako, David. Ang tawa ni Mina ay may halong kaba tumiwas nga ng tingin. Marahan na tumawa nga si Mrs. Patricia. Tama si Mina, nagbibiro lang kami. Part of the act, right, Malcolm? Tanong nga nito kay Gobernador Sanchez, ang ama ni Mina at Kara.
Tanging-tango na nga lamang ang tinugon ni Governor Sanchez dahil ang mga mata nito ay nakatitig sa anak niyang si Kara. Nanatiling tahimik at bahagyang nakayuko nga si Kara habang magkahawak nga kamay sila ni David. Hindi na nga rin kami magtatagal. Ang tea at imbitasyon lang ang pinunta namin dito. Dagdagan ni Mrs. Patricia, anong imbitasyon? Tanungan ni Mrs. Ria na ngayon ay nakayapos nga sa asawa nito. Pupunta kami ng Pangalaw sa Bohol. Doon kami magsa-celebrate ng Pasko. Gusto sana namin kayong imbitahan. It would be fun, right? The more, the merrier. Pangiinganyo nga ni Mrs. Patricia. Right, Kara? Baling pa nga nito kay Kara. Nagtama nga ang mga paningin ni Mrs. Patricia at Kara. Katulad ng kanina ay hindi kaya ni Kara na maging komportable sa mga titig nito dahil sa bawat titig nito ay bumabalik nga ang lahat ng sakit, kahihiyan at trauma na dinanas nga niya at ng kanyang ina mula sa mga kamay ni Mrs. Patricia. Nang hindi nakasagot si Kara ay nagtanong nga si Mrs. Ria, "What do you think, David? Okay lang ba sa inyo ni Kara? Pareho pa naman kayong may trabaho." Hinaplos nga ni David ang bewang ni Kara. "Pag-iisipan namin, ma. Hindi pa handa ang mga schedule namin ni Kara." Sagot nga ni David sa ina at bumaling sa pamilyang Sanchez. "Thank you for your invite, tita. Pag-iisipan po muna namin. Kung ako ang susundin ay hihintayin ko ang desisyon ng misis ko. Ang importante sa akin ay magkasama kaming magpapasko. Kaya kahit hindi na kami sumama, at sila mama at papa na lang sasama sa inyo." Akmang magsasalita na nga sana si Mrs. Patricia. Ngunit, naunahan nga siya ni Governor Sanchez. "We understand, iho. May mga priorities ka na ngayon at tama lang naunahin mo yon. Sad nga nito. Mauna na kami, pare." Paalam nga ni Gobernador kay Mr. Densho sa kanakipagkamay. "Sige, pare. Salamat sa chat invitation. Hihintayin ko rin muna ang desisyon ng asawa ko." Sad nga ni Mr. Densho na tinanguan nga ni Gobernador. Akala ni Kara ay aalis na nga ng tuluyan ng pamilyang Sanchez. Ngunit nagulat nga siya nang yumuko ang gobernador sa harap ni Cluster. "Mano ka kay Lolo, apo?" Masuyong. Saad nga nito. Nanlaki ang mga mata ni Cluster at lumingon kay Kara. "Mama? Lolo ko po siya?" Nangingilid nga ang mga luha sa mga mata ni Kara at tumango. Kahit kailan ay hindi nagawa ng ama niya, nabigyan nga siya ng pansin noon. Kahit ang pagyuko man lang, kaya masaya nga si Kara na ngayon kinikilala nga ni Malcolm na apo nga niya si Cluster. Kagad ng mano si Cluster. "Good evening po, Lolo!" Naging patanong nga ang huling salita ng bata. Napangiti si Governor Malcolm at marahan nga na ginulo ang buhok ng bata. "Call me Lolo Malcolm." Sagot nga nito bago bumaling kay Kara sa katumayo. "Mauna na kami, Ara." Marahang paalam nga ni Gobernador kay Kara at hinaplos ang ulo ng anak. "Mag-ingat ka." Dagdag pa nga nito at tuluyan na ngang umalis ang pamilya Sanchez. Napatulala nga si Kara at kagad na nagpaalam sa mga Sebastian na nagpapahangin nga lang dahil hindi na nga niya kaya pang pigilan ang kanyang mga luha. "Ara, yun ang palayaw na binigay nga sa kanya ng kanyang ina. At ngayon lamang niya yun narinig mula sa kanyang ama." Hindi alam ni Kara kung gaano nga siya katagal na malagi sa labas ng mansyon. Ang alam niya lang ay napasarap ang pagmumuni-muni niya sa hardin ni Mrs. Ria. Nang makabalik na nga si Kara sa mansyon, ay naghahari na nga ang katahimikan. Niwala na nga siyang nahahagilap ng mga kasambahay. "Kamusta ang pakiramdam mo, iha?" Halos mapatalon nga dahil sa gulat si Kara nang narinig nga niyang marahang boses ni Mrs. Ria. Nilingon nga ni Kara si Mrs. Ria at bagyang umiti. "Maayos na po. Kumalma na po ako." Sagot nga niya at kinatungo nga ni Mrs. Ria. "Pasensya na nga po pala. At naiwan ko bigla si Cluster. Hindi ko po talaga kaya ang harapin ng anak ko. Kaya pag dumating na nga sa ganung punto, ayaw ko po talaga mag-alala o mabahala si Cluster sa kung ano man ang problema ko. Napakabata pa po ng anak ko." Mumiti si Mrs. Ria at hinawakan ng balikat ni Kara. "No problem, iha." Nagawa namang patulugin ni David ang bata. "I don't think. Isang sakit sa ulo ang apo ko dahil napalaki mo ito ng maayos. Marunong umintindi at rumespeto. Maraming salamat po."
Nakangiting saad nga ni Kara. O siya, puntahan mo na ang magamo mo. Sigurado akong hindi pa nakakatulog si David. Gusto ko niyang sundan kanina pero pinigilan ko muna siya. Minsan sa buhay kailangan natin ng kapayapaan. Pahayag nga ng ginang at sumipsip ng kape nitong iniinom. Tumango si Kara at nagpaalam na kay Mrs. Rhea. Pero nasa hagdan pa nga lamang siya nang nagsalita nga ay tumuli. Nga pala, nasa kwarto sila David iha. Hindi nagbago ang kwarto ng anak ko. Natatandaan mo pa ba ang kwarto niya? Tanong nga ni Mrs. Rhea. Opo, salamat. Pasensya na po ulit sa abala. Good night po. Sagot nga ni Kara. Bumati pabalik nga ang ginang pagkatapos ay nagmamadali na nga umakyat si Kara. Alam niya na nagiinit nga ang mukha niya dahil sa hiya. Oo naman, tanda niya ang kwarto ni David. Paano niya nga ba makakalimutan ang kwartong nakasaksi kung paano nabuo ang anak nila? Dahan-dahan kumatok si Kara sa pinto at maingat itong binuksan. Bumungad naman kaagad sa kanyang mainit na tingin ni David. Nakaupo si David sa single sofa at tanging damit pambaba lamang ang suot nito. Mag-usap tayo, Kara. Tila nanlamig nga si Kara sa kakaibang tono ng pananilita ni David. Nag-iwas ng tingin si Kara. Bakit biglang uminit? Tanong nga ni Kara sa kanyang isipan. Hindi niya matatanggi na pagdating nga sa katawan ay hindi magpapahuli si David. Gwapo na nga ito. Pinagpala pa ng Diyos ang sobrang gandang katawan. Pwede bang bukas na lang, David? Medyo pagod na kasi ako eh. Gusto ko nang magpahinga. Pagpapalusot nga ni Kara, kaya para lang maiwasan si David. May extra t-shirt ka ba? Magpapalit lang sana ako. Medyo nahihiyang tanong nga ni Kara. Imbes sagutin nga siya ni David, ay lumapit nga ito sa kanya at walang pasabi nga siyang hinalikan. Sa sobrang agresibo ni David ay napasandal na nga si Kara sa pader. Tila may kakaibang enerhiya ang sumanib sa katawan ni Kara at buong pusa nga niyang hinalikan pabalik si David. Sa bawat segundo ang lumipas ay palalim ng palalim ang kanilang halikan. Hindi mapigilan ni Kara ang magpakawala nga ng ungol dahil nag-aalab nga sa init ang kanilang mga katawan. David, pukaw nga ni Kara habang bumababa na nga ang mga halik ni David sa kanyang pisngi liegad palikat. Itigil na natin to. Andito si Cluster. Bulong nga ni Kara. Hindi pa kaagad tumigil si David ngunit kalaunan ay tumigil nga rin ito sa kaseryosong tinignan si Kara. Ilang taon kang sinakta ng mga Sanchez, Kara? Ilang taon ka nang pinagbuhatan ng kamay ni Tita Patricia? Nanlaki ang mga mata ni Kara sa mga tanong ni David. Sagutin mo ko. Ilang taon ka nilang sinasaktan? Ha? Paano mo nalaman? Nautal nga si Kara at hindi na nga niya naituwid pa ang kanyang mga sinasabi. Pinutol nga ito ni David. Paano ko nalaman? Hindi pa ba sapat ang mga aksyon nila kanina? Kung paano ka naapektuhan? Kilala kita, Kara. Alam ko kung gaano ka katapang. Akala mo ba, hindi ko nakita kung paano mo pigilan ang mga luha mo? Mariing na pamura nga si David. Ingat na ingat ako sa'yo, Kara. Kahit kailan hindi ako umawa na ikakasakit mo. Ni hindi ko nga gustong may dumapong lamok sa'yo tapos pagbubuhatan ka lang ng kamay ni Tita Patricia. Nanginginig nga ang mga kamay ni Kara habang nakahawak nga ang mga kamay niya sa balikat ni David. Kumalma ka, please. Paano ko kakalma, Kara? Paano ko kakalma kung ang babaeng mahal ko minamaltrato pala ng iba nang hindi ko nalalaman? Puno ng pag-iingat na hinaplos nga ni David ang pisngi ni Kara. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako hiniwalayan noon? Inutusan ka ba nilang makipaghiwalay sa akin? Kinakot ka ba nila, Kara? Sunod-sunod nga na tanong ni David. Sa puntong ito ay klaro na nga kay Kara na hindi siya makakawala kay David. Kahit tanong tanggi at palusot pa nga ang kanyang gagawin, hindi na nga ito obra. Dahil kilala nga na nga niya si David. Wala nang saysay kung magsisinungaling pa nga siya. Oo. A week bago ka umalis, pinuntahan ako ni Ma'am Patricia sa kondo natin. Takot na takot ako noon dahil pagka-uwi ko galing sa klase ay nasa loob na nga siya ng kondo natin. Binantaan niya ako, David. Dumating na raw ang katapusan ng maliligayang araw ko.
Nagkausap daw ang papa mo at ang papa ko na ipagkakasundo kayong dalawa ni Ate Mina para mas titibay ang negosyo nila. Napahagulgol nga si Kara dahil bumabalik sa kanyang mga alaala ng nakaraan. Umigting ang panga ni David habang nakikinig nga sa mga sinasabi ni Kara at pinupunasan nga ang mga luha nito. Binigyan niya ako ng 5 araw. Kung hindi ko rin magawa ang gusto niya, idadamay niya ang negosyo ni Wendy. Natakot ako dahil alam kong sa mga panahon na yun, nagkakaproblema ang kumpanya nila. Ayoko namang magdamay ng ibang tao. Kahit ako na lang, kahit masakit sa akin, basta ako lang. At alam kong, ikaw din, maaaring maapektuhan. I'm sorry kung hindi ako tumupad ng pangako sa'yo. Sorry kung naging duwag ako at hindi kita naipaglaban. Dagdag pa nga ni Kara. Umiling si David at pinagdikit nga ang mga noon nila ni Kara. Pareho silang lumuluha. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin, mahal. Wala kang kasalanan. Hindi mo magiging kasalanan ng pagkakamali ng iba. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo dahil kung sana hinabol kita at mas sumapit sa relasyon natin, edi sana nalaman ko nang mas maaga to. Umiling-iling nga si Kara at dinampian nga ng halik ang noon ni David. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lahat, David. Alam kong hindi ka kailanman nagkulang sa akin. Puno ng pagmamahal ang mga titig ni David kay Kara na tila ba matagal na nga niyang inasamasam ang matitigan muli ang mga mata ni Kara. Mahal na mahal kita, Kara. Ngumiti nga ng matamis si Kara. Mahal na mahal din kita, David. Ikaw at ikaw pa rin. Sa pagkakataong to, si Kara naman ang humalik na kagad namang tinugunan ni David. Ang kanilang mga halik ay lumalim at tila nawawala na nga sila sa huwisyo. Ngunit ni walang nagpigil nga sa kanila. Nagpadala sila sa bugso ng kanilang damdamin. At sa isang gabing yun, ay naganap nga ang muling pag-iisa ng katawan nila. Habang pinaparamdam nga ang pagmamahal sa loob ng banyo. Napasapo nga sa sariling noo si Kara habang nakikinig nga siya sa usapan ng mga Sebastian. Ma, buo na ang loob ko. Ayokong lumapit ang mag-ina ko sa mga Sanchez. Mariing pahayag nga ni David. Kinaumagahan ay binuksan nga ni Mr. Densho ang tungkol sa kalagayan ni Kara. Naibulgar na nga nito na pinaimbestigahan nga niya ang tungkol kay Kara at cluster nung nalaman nga niyang may apo na nga siya. Naiintindihan kita, anak. Kung hindi kayo pupunta, ay hindi na rin kami tutuloy ng papa mo. Kilala mo ko, anak. Hindi ko kayang makipagplastikan sa mga masasamang tao. Bumuntong hininga si Mrs. Rhea. Kung gagawa ka ng hakbang, siguraduhin mong may sapat ka ng ebidensya laban sa kanila. Matagal ko nang kasosyo yang si Patricia. Kaya maniwala ka sa akin, magaling magligpit ng mga kalat yung asawa ni Malcolm. Ngayon alam niyo na siguro na totoo ang kasabihan kung gaano katapat at mabait ang gobernador, ganun din kasama ang asawa. Pahayag nga ni Mr. Densho at seryosong tinanguan sa David. Tignan mo nga ang nangyari kagabi. Hindi man lang dinanay ni Malcolm ang katotohanan. Nilapitan nga niya ang mga bata. Umismit si Mrs. Rhea. Hindi naman talaga natin sila gaano ka-close. Simula noon nagbiro itong si Densho na ipakakasal na lang si David kay Mina kasi ang tanda natin hindi pa nagkaka-girlfriend. Palagi ngang aligaga si Patricia. Pasensya ka na, iha. Hindi naman namin alam noon na may namamagitan na pala sa inyo ni David. Paumanhin nga nito kay Kara. Napatango nga si Kara. Tama nga naman. Naging lihim ang unang pagsasama nila ni David dahil natakot nga siya. Okay lang po. Wala po kayong kasalanan. That settles then. Mauna na po kami, mapa. Sad nga ni David at tumayo. Ngumiti ang mag-asawang Sebastian sabay tango. Mag-ingat kayo sa biyahe. Bye po, lola, lolo. Mag-ilaw na paalam nga ni Cluster sa kahumalik niya sa pisngi ng lola at lolo niya. Promise po, bibisitahin po namin kayo ulit. Natawa nga si Mr. Densho. Kahit dito na lang kayo tumira po. Sad pa nga ng ama ni David. Nauwi nga sa tawanan ng lahat hanggang sa tuluyan na nga silang nagpaalam. Maraming salamat po ulit. Pagpapasalamat nga ni Kara sa mag-asawang Sebastian ng mga magulang nga ni David.
Parehong yumakap ngang mag-asawa sa kanya at ikinangiti naman ito ni Kara. Hindi niya ina-expect na ganun nga ang pagtanggap ng magulang ng minamahal niya sa kanya. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng yakap ng isang pamilya na hindi nga niya naranasan sa kinilala niyang pamilya. Pupunta po ba tayo sa school, Mommy? Tanong nga ni Cluster habang nasa biyahe nga silang tatlo. No, absent na lang muna tayo dahil masyado na tayong late para pumasok. Na-excuse na rin kita sa teacher mo, sagot nga ni Kara. Paano po ang work mo, Mommy? Nag-aala lang tanong nga ni Cluster na parehong ikinatawa nga ni na Kara at David. Napaka-matured talaga mag-isip ng anak nila. Nakapag-excuse na nga rin si Mommy. Na-inform ko na rin ang mga estudyante ko na wala silang pasok sa subject ko ngayon. Pakayag nga ni Kara. Akala ko ba, badang mag-absent, Mommy? May halong panunod yung saad pa nga ni David. Gamit din kunwari ang batang boses. Napairap si Kara. Manahimik ka nga, Sebastian. Sino pa ang dahilan kung bakit late akong nagising? Hindi na nga nakasagot pa si David at napangisin na nga lamang. Naalala niya kasi ang ginawa nila kagabi, kung paano nila pinaramdam ang pagmamahal ng isa't isa. Oo nga pala, halos magdamag silang nasa banyo at kasalanan niyo ni David. Magmall na lang kaya tayo, Mrs. Malambing na tanong nga ni David kay Kara at hinawakan ng kamay nito. Napaisip si Kara. Magandang idea yon. Ayos din ang timing dahil nakaayos na nga silang tatlo at binigyan nga ni Mrs. Rhea si Kara ng malabulaklak na dress na talaga namang bagay na bagay sa kanya kaya mas lalo siyang gumanda. Humiyaw si Cluster at tila excited nga na bumaling kay Kara. Please, Mommy, payag ka na po. Napagigik nga si Kara. Sige na nga. Pumalakpak nga si Cluster at hinalikan nga sa pisngi si Kara. Thank you, Mommy. Hinalikan nga din ito ni David. Thank you, Daddy. You are most welcome. Binuhat nga ni Kara ang anak para mapaupo nga ito sa kanyang kandungan. Huwag ka masyadong malikot tiyan, kuya. Baka masagi mo ang tiyan ni Mommy at maapektuhan si Baby. Sad pa nga ni David kay Cluster. Baby po, Daddy? Tanong nga ni Cluster. Automatikong nakatanggap ng batok si David mula kay Kara. Alam mo ikaw, puro kakalukuhan. Alam mo namang baka maniwala sa iyong anak mo. Napahalakak nga si David. Mahal, advance lang naman ako mag-isip. Sumimangot nga si Kara sa kabumaling kay Cluster. Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi ng daddy mo, ha? Minsan isip bata ka kasi. Baling nga ni Kara kay David nang umisi nga. Inosenteng tumangon na nga lamang ang batang sa Cluster at itinuon na nga lamang ang atensyon sa pinapanood nga nito sa YouTube. Piling umisi si David, sabay kumindat kay Kara. Napailing na nga lamang si Kara at umiwas nga ng tingin para maitago nga ang kilig. Mukha tuloy silang mga teenager sa pinaggagawa ni David. Lumipas ang ilang minuto na karating na nga sila sa mall. Ipinark na nga ni David ang kanyang Aston Martin at pinagbuksan ang pintuan ng kanyang magina. Pagkalabas nga ni Kara habang karga si Cluster, ay automatikong pumulupot nga ang kamay ni David sa bewang ni Kara. Hi, Jollibee! Masayang saad nga ni Cluster nang nadaanan nga nila si Jollibee. Napahalakak si Kara. Pwede ba naman ang Jollibee na maana sa'yo? Saad nga ni Kara kay David. Tumaas nga ang sulok ng labi ni David. Huwag kang mag-alala, Mommy. Sa baby number 2 natin, sa'yo naman magmamana. Ano ka? Manguhula? Paano ka nakakasigurado? Baka mamaya, ako nga yung nagbuhat sa sinapupunan ko tapos paglabas, kamuka at kaugali mo na naman. Tumaas nga ang isang kilay ni Kara. Araw-arawin na lang natin, Mrs. Pili yung pangasar pa nga ni David. Napahagat nga ng labi ang babae. Dahil bumabalik na nga sa kanya ang mga ginawa nila kagabi. Alam mo ang hilig mo talaga ng mga ganyang bagay. Pilyong hinalikan nga ni David ang pisngi ni Kara. Iginiyanga ni David ang kanyang magina sa isang restaurant. Restaurant ito na pagmamay-ari nga ng pinsan ni David. Matiwasay nga na nakaupo sila at nakapag-order nga ng pagkain. Mabilis din ang service kaya hindi nagtagal ay naserve na nga ang mga pagkain nila.
Let us pray. Panimula nga ni Cluster sa pagdarasal. Pagkatapos nagsimula na nga silang kumain. San mo gusto pagkatapos kumain? Tanong nga ni Kara sa anak na si Cluster. Sabi po ni Daddy, ibibili niya po ako ng ukulele at drumset. Sagot nga ni Cluster. Tumango si Kara sa baybalik nga kay David. Galante ka ata ngayon, Daddy, ah. Ngumiti nga si David. Para sa inyo lang, Mommy. Napangiti nga rin si Kara. Hindi naman niya pinipigilan si David. Nabilhan nga ang anak nila basta huwag lang masyadong ispoil. Ang sunod nga na sinerve sa kanila ay ang dessert. Halos lumuwa nga ang mga mata ni Kara nang makita ang kumikinang na sing-sing sa ibabaw ng kanyang chocolate cake. David? Naluluhang pagtawag ni Kara. May matamis na ngiti nga si David nang tumayo nga ito at kinuha nga ang sing-sing. Sabay niluhod nga ang isang paa. Ang posisyon ng kalalakihan kapag sila ay naghalok ng kasal. Maraming mga tao ang napukaw ang atensyon sa kanila. May ilang naghihiyawan at nagtitilian dahil sa ginawa ni David. Kara Sanchez, alam kong marami na tayong nasayang na panahon. Marami akong pagkukulang sa iyo at sa anak natin. Kahit itanggi mo pa na wala, alam ko sa sarili ko na meron. Kaya ayoko nang sayangin ang pagkakataong to na makasama kayo ng anak natin. Gusto ko sa bawat gising ko sa umaga ay katabi kita at sabay nating itataguyod ang anak at magiging anak natin. Tumigil nga saglit si David. I, David Ren Sebastian, promise to take care and love you always, Mrs. Will you marry me, Kara? Papayag ka bang humarap sa mga tao bilang Sebastian at kahit sa isang babaeng mahal ko? Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Kara dahil marami na nga silang nasayang na panahon na gawa nga ng mga masasamang gusto silang sirain. At siya na nga mismo humalik kay David. Yes, David, papayag ako, maging Mrs. Sebastian. Isinuot nga ni David ang sing-sing kay Kara tinagkan muli ang kanyang mapapangasawa na puno ng masasayang bati at hiyawan ng paligid pero mas nangingibabaw nga ang masayang boses ni Cluster. Success ang plano namin ni Daddy! Sad nga ni Cluster habang nagtatatalon nga sa tuwa. Congrats po, Mommy and Daddy! Ngunit bago pa man makapagsalita si Kara ay napukaw nga ang kanyang atensyon sa bagong dating na sina Mina at Mrs. Patricia. Ang saya na nararamdaman nga ni Kara ay napalitan nga ng kaba. Ngayon ay umiiyak nga si Mina habang nasa likuran nga nito si Mrs. Patricia na inaalo nga ang anak. David, pumagulgol nga si Mina. Buntis ako at ikaw ang ama. Tila gumuho ang mundo ni Kara sa kanyang narinig kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Nagising si Kara na nag-hysterical nga na sigaw ni Wendy. Alam mo Mina, noon pa talaga ako nagtitimpi sa'yo eh. Sinong tao ang gagawa ng ganung eskandalo? Alam mo ba kung anong epekto ang ginawa mo? Galit na sigaw nga ni Wendy. Idinilat nga ni Kara ang kanyang mama at doon nga niya lang napagtanto na halos lahat kumpleto. Dahan-dahan ngang umupo si Kara na ikinaalarma nga ni David. Thank God! Kamusta ang pakiramdam mo, mahal? Nag-aalalang tanong nga ni David habang inaalalayan nga si Kara. Hindi sumugod si Kara at hinawi ang mga kamay ni David palayo sa kanya. Sorry. Kung hindi kaya, tanggapin ni Kara ang katotohanan, pero buntis ako. At si David ang ama, kailangan niyang panagutan to. Sigaw pa nga ni Mina. Sarcastikong tumawa si Wendy. O tapos, proud ka niyan? Natahimik nga ang lahat pera na lang kay Owen na bahagyang tumawa sa sinabi ni Wendy. Akmang magsasalita na nga sana si Mina, ngunit naunahan nga siya ni Kara. Paano at kailan? Palaban na tanong nga nito. Kara, sorry. Pinutol nga ni Kara ang sinasabi ni Mina. Hindi ko kailangan ng walang silbi mong sorry. Tinatanong kita kung kailan. Kailan naman may nangyari sa inyo ni David? Umalingaw-ngaw nga ang sigaw ni Kara sa bawat sulok ng silid. Mahal, maniwala ka sa akin please. Kahit kailan hindi ako gumalaw ng ibang babae. Ikaw lang, dahil ikaw lang naman ang mahal ko. At wala na nga magbabago doon. Pagmamakaawa nga ni David ngunit hindi nga siya pinansin ni Kara. Anong wala, David? Nung kararating mo lang, di ba nagparty tayo? Nalising ka na at nalising din ako.
Kinabukasan na imaaga nga akong umalis pero sana hindi ko nalang ginawa yun. Kung alam ko lang na wala kang maalala kinabukasan. Paliwanag nga ni Mina. Hindi nakapagsalita si Kara. Sobrang marami ang gumugulo sa kanyang isipan. Gusto niyang magalit ng magalit, sumigaw, magwala. Pero wala siyang lakas para gawin ni isa doon. Kahit ngayon pa ito nangyari sa kanya. Kung kailan binuksan niya muli ang kanyang puso. Magpa-DNA test tayo ulit. Seryosong saad nga ni David sa katumayo. But iho, pansan pa? Magpa-DNA test na nga si Mina. Hindi pa ba ito sapat? Pinagdududahan mo ba ang anak ko? Pagsasali nga sa usapan ni Mrs. Patricia. Gusto ko nga ako mismo ang makaalam. Sagot nga ni David at malamig na tinignan si Mina. Kung buntis nga ba talaga yung anak mo? Umismid nga si Mrs. Patricia. Bakit yung anak ni Kara? Hindi ka naman nagpa-DNA test? Ano ka naman nakakasigurado na sa iyo talaga yung bata? Huwag mong itadamay ang apo ko, Patricia. Wala kang karapatan na pagdudahan ng pagkatao ng inosenteng bata. Sigaw naman ng ina ni David na si Mrs. Rhea. Rhea, inosente ang bata pero ang ina hindi. Ano ba sa tingin ninyo? Kay Kara, malinis? Baka nakakalimutan nyo. Anak sa labas diyan ni Malcolm. Malandi ang ina, kaya malamang malandi rin ang anak. Saan pa ba magmamana? Napasinghap nga ang lahat ng tumayo nga si Gobernador Malcolm at sinampal na nga ang asawa nitong si Patricia. Napasapo na nga lamang sa pisngi si Mrs. Patricia. How could you, Malcolm? Tila hindi makapaniwalang saad nga nito. Anak ko pa rin yung nilalait mo, Patricia. Sigaw nga ni Governor. Lahat ng gusto mo sinunod ko sa kadahilan ng nagkasala ko sa'yo. Pero sumusobra ka na. Pati ba naman ang kalagayan ng anak ni Kara? Nang apo ko ay idadamay mo sa galit? Anong klaseng tao ka? Hanggang kailan ka ganyan? Ang tagal kong nagtiis sa'yo. Bakit, Malcolm? Masisisi mo ba ako? Kahit kailan hindi mo na iparamdam sa akin na asawa mo ko, na mahal mo ko. Puro ka pa rin, Felicita, Felicita. Puro na lang siya. At nang dumating yang si Kara, nasa kanila na ang buong attention mo. Naluluhan na nga na saad ni Mrs. Patricia. Oo, Patricia, masisisi kita. Dahil sa'yo nagkulang ako sa anak ko. Dahil sa'yo, hindi ko nagawang ipaglaban ang pagmamahala namin ni Felicita. Simula pa lang, alam ko nang hindi kita mahal. Pero anong ginawa mo? Nilesting mo ko kaya nabuntis ka. Pinagpilitan mo ang sarili mo sa akin. Kinulong mo ko sa isang kasal na hindi ko kailan hinangad. Tumingala nga si Governor na tila nagtitimpi. Kaya sang-ayon ako sa gusto ni David, magpa-DNA tayo ulit. Mas mabuti nang makasigurado dahil ayokong matulad siya sa akin. Densyo, I suggest ang pinsan mong si Alex mismo ang trumabaho sa DNA test. Tumaho si Mr. Densyo sa sinabi ni Governor. Hinintay na nga lamang niya ang pagdating natin sa ospital. Sagot nga ni Mr. Densyo at tinanguan nga ang kanyang matalik na kaibigan. Ako nang bahala pre, mapagkakatiwalaan ang ospital ni Alex. Sinasabi niyo bang nagsisinungaling kami? Tanong nga ni Mrs. Patricia. Kung hindi naman kayo nagsisinungaling, edi huwag kang magalit kung gugustuhin ng anak ko na makasigurado. May karapatan siya, Patricia. Kaya pwede bang tumahimik ka na lang? Halata nga sa boses si Mrs. Rhea na nawawala na nga siya ng kontrol sa sarili dahil sa galit. Nagpakawala ng mabigat na buntong hininga si Kara at tumayo. Asan si Cluster? Tanong nga ni Kara at wala nga siyang pake kung sino ang sumagot. Kasama niya ang dalawa sa kasambahay namin niha. Nasa labas sila. Sagot nga ni Mrs. Rhea kay Kara. Tumango nga si Kara at nagpasalamat sa ginang. Alis na ako. Wala nang silbi kung mananatili pa ako dito. Saad nga ni Kara at hindi pa nga siya nakakahakbang nang harangan nga siya ni David. Hinawakan nga ni David ang magkabilang balikat ni Kara at nagsimula na ngang tumulo ang mga luha nito. Kara, please, huwag kang umalis. Kung gusto mo talagang umalis, sasama ako. Alis tayo dito. Please, Kara, maniwala ka. Hindi ako kailanman humawak ng ibang babae, ikaw lang pangako. Doon nga, napahagulgol si Kara. Do you love me, Kara? Madamdamin ngang tanong ni David. Yes, I do. Mahal na mahal kita, David. Sagot nga ni Kara. But I'm sorry, hindi ko kayang tanggapin na may anak ka sa iba. Nakakasigurado akong hindi ko anak ang dinadala ni Mina. Pangangatwiran nga ni David.
Ebidensya, David. Huwag kang puro salita. Kung hindi mo talaga anak, edi patunayan mo. Sigaw nga ni Kara. Pero sa ngayon, huwag na huwag kang magpapakita sa amin ng anak ko. Buong lakas nga na winaksi nga ni Kara ang mga kamay ni David at lumabas na nga sa silid. Gigil na gigil ako sa mga basher mo, Bessie. Meron pang iba na puro pakalat ng fake news? Sinasabing ikaw daw ang totoong kabit? May halong inis nga na sa ad ni Wendy. Pinagbabawalan mo akong mag-social media pero ikaw naman tong putak ng butak dyan. Walang ganang sa ad nga ni Kara habang hinahaplos nga ang ulo nang tulog na si Cluster. Ang ginawang iskandalo nga ni Mina, nakuhanan ng media, kaya ngayon ay pinagpiestahan nga si Kara. Kahit sa trabaho, hindi muna siya pinapasok dahil sa mga media at ganun din ang sitwasyon ni Cluster. Modular na lang muna ang bata at si Kara ang nagtuturo. Sorry, gusto ko kasi silang pagsasampalin. Makapagsalita kasi itong mga to, akala mo may ambag sa lipunan. Umirap nga si Wendy. Parehong napalingon sila Kara nang biglang may nag-doorbell nga sa pinto ng apartment niya. Dahil sa takot ay si Wendy na ngang nagbukas ng pinto. Governor Sanchez, takang saad nga ni Wendy. Anong ginagawa mo dito? Kaagad na tanong nga ni Kara. Kara, pumasok nga si Malcolm sa loob at malalaki ang hakbang na lumapit sa anak sa kato ni Yakap. I'm sorry anak, patawarin mo si Papa. Hindi sumagot si Kara at dinamdam nga na nga lamang ang yakap ng ama. Umiiyak ito habang mahigpit nga siyang niyayakap na para bang ayaw nga siyang bitawan. Patawarin mo ko dahil hinayaan lang kita. Hinayaan ko si Patricia na saktan ka. Patawarin mo si Papa. Kumalas nga sa yakap si Kara. Mahal din kita, Pa. Pero sa lahat-lahat ng pagkakataong inabandona mo kami ni Mama, bakit ngayon ka lang lumaban? Nawala si Mama dahil sa depresyon. Pero nasan ka? Bakit hindi mo kami pinaglaban? Patawarin mo ko. Hindi kita mabibigyan ng matinong rason sa mga naging kasalanan ko dahil naging sobrang duwag ako. Hindi ko na i-justify pa yon. Umiwas nga ng tingin si Kara at tahimik lamang na umiyak. Saad pa nga ng governor? Mahal na mahal kita anak. Ayun ang mama mo. Saksi ang Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Hinawakan nga ni Malcolm ang kamay ni Kara. Hayaan mong bumawi si Papa. Lahat gagawin ko. Para sa ikasasayo mo, para sa iyo at sa apo ko. Matamdaming saad nga ni Malcolm at inilahad nga ang cellphone niya kay Kara. Nakabukas ito sa isang balita at kasalukuyang in-interview nga si David. Mr. Sebastian, totoo po ba ang anak mo ang dinadala ni Mina Sanchez? Tanong nga ng isang reporter. Hindi, wala akong ibang anak. Kung meron man ay piniguradong ang misis ko ang ina, hindi totoong buntis si Mina Sanchez. Lahat ng papeles na ipinakita niya at ng kanyang ina na si Mrs. Sanchez ay peke. May binayaran silang doktor upang gumawa ng pekeng mga dokumento. Sagot nga ni David. Ano po bang namamagitan sa inyo ni Kara Sanchez? Tanong muli ng reporter. Asawa ko siya at may anak kami. Kaya kung ano man ang kumakalat sa media ay huwag ninyong paniwalaan. Si Kara lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Nabitawan nga ni Kara ang cellphone na kaagad namang sinalo ni Malcolm. Niyakap nga ni Malcolm ang anak, sabay bumulong. Nasa labas siya, Kara. Naghihintay sa'yo. Sana kahit na ganitong paraan makabawi ako sa'yo. Niyakap nga pabalik ni Kara ng ama. Salamat pa. Maraming salamat. Dali-daling lumabas nga si Kara sa apartment. Nasa labas nga si David. Nakatayo at nakatulala nga sa kawalan. Ngunit, nang napansin nga nito, si Kara ay pareho nilang tinakbo ang distansya ng isa't isa para magkalapit. Kara, pinutol nga ni Kara si David sa pamamagitan ng isang marupok na halik. I love you. Saad nga ni Kara pagkatapos ng kanilang halikan. Mahal din kita. Madamdaming sagot naman ni David at tinampian ng halik ang labi ni Kara. Hindi totoo lahat ng pinalabas ni Mina, Kara. May mga papeles akong dala na nagpapatunay. Pinutol muli ni Kara ang sinasabi ni David sa pamamagitan ng mas matamis na halik. Pro-protesta pa nga sana si David ngunit mas dinian nga ni Kara ang kanyang sarili kay David. Walang magawa si David kung hindi ang tumugon.
Bumuwa nga ang halik ni Kara sa leeg ni David. Kara, magpapaliwanag ako. Bagyang itinulak nga ni David si Kara. Mumiti si Kara at ikinawit nga ang mga kamay sa leeg ni David. Huwag na mahal. Alam ko na ang lahat. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Sapat na sa akin ang sinagot mo sa press con kanina. Napangiti si David. Tila nabunutan nga ng tinik sa dibdib. Maraming salamat, Kara. Umiling nga si Kara. No, David. Salamat dahil pinili mo kami ng anak natin. Muling naglapat nga ang mga labi nila pero hindi nga ito nagtagal dahil kumalas si Kara. Dahilin mo ako sa pinakamalapit na simbahan dahil magpapakasal ako sa iyo ngayon din, David. Buong tapang na saad nga ni Kara. Nagulat nga si David ngunit hindi ito nagtagal. Sigurado ka ba, mahal? Oo, siguradong sigurado. At para wala nang makapagpahiwalay pa sa atin. At subukan lang nila. Gumising nga si Kara. Napangisi rin si David at iginiya nga ang asawa sa sasakyan. Pero bago man sila tuluyang makapasok, ay may umalingaw-ngaw nga na sigaw ang pumigil sa kanila. Mommy, Daddy! Bukas na po kayo magpakasal, inaantok pa po ko eh. Nagkatinginan nga si Kara at David at sabay na napahalakhak. Paano ba yan, mahal? Bukas na lang? Panunod yung nga ni David. Kahit kailan pa yan, basta sa iyo ako ikakasal. Kumindat nga si Kara. Natawa nga si David at sabay nga silang naglakad pabalik sa apartment. Parehong may ngiti sa labi ang dalawa at sinalubong nga ang anak. Wala nang mahihiling pa si Kara at David. Nasa kanila na nga ang tunay na kaligayahan at pagmamahal at pananatilihin nga nila ito ng panghabang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kara at David. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang